Ang gospel po natin ngayon for 27th Sunday in Ordinary Time ay galing po sa Mateo 21:33-43. Ito po ay tungkol sa taning haga ng isang ubasan at yung mga magsasaka. Merong isang may-ari ng ubasan. Ang ginawa niya sa ubasan niya is pinayabong niya, ilagay niyang mabuti para pwede niya siyang parentahan doon sa ibang sa mga magsasaka. So after niyang parentahan sa mga magsasaka ito, tapos dumating na yung time na maanihan, nagpadala siya ng mga tauhan para kunin yung kanyang parte. Pero pagdating ng mga tauhan na ipinadala nito, sinunggaban, pinatay at sinaktan ng mga magsasaka ang mga tauhang ito. So, sa second attempt naman nung may-ari ng ubasan, ang ginawa ng mga magsasaka is ganun din, nulit din nila yung ginawa nila. Tapos yung third attempt, sabi nung may-ari ng ubasan, baka naman daw kapag yung kanyang anak ang kanyang ipinadala dito sa mga ito, ay wala na silang gawin. Pero nung ma-realize ng mga magsasaka na itong taong ito is ang tagapagmana ng ubasan, pinatay nila yung taong ito. So, nagtanong sa kanila si Jesus, Ano raw ba sa palagay nila ang gagawin nung may-ari ng ubasan sa kanilang pagbabalik? Sumagot yung mga tao, sabi nila, papatayin siya sa kakilakilabot na paraan ang mga sasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang magiging batong panulukan? Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang take ko naman po dito sa gospel natin for this week, yung thoughts po sa gospel na to is ito. Sinulat ko na po siya para hindi ko siya makalimutan. Lahat ng plano mo sa buhay, anuman ang maging resulta, na ayon man o hindi sa nananais mong patunguhan, huwag kang susuko. Huwag kang mawawalan ng loob at huwag kang titigil dahil una pa lang na maisipan mo ang desisyong ito, may plano na ang Panginoon para sa iyo. While you are just envisioning your plans, God has already given you hints on how to do it. Hindi ka niya ilalagay sa posisyong yan kung ang plano niya is i-discourage ka lang. Hindi ka noon ang Panginoong nakilala ko. Kaya nga nung may bayan na siyang pinili, paulit-ulit mong sumuway ang mga ito, hindi niya sila iniwan. Ilang beses niyang pinagbigyan ang bayang Israel, ngunit sa katigasan ng kanilang ulo, binigay ng Panginoon ang pagkakataong ito sa mga taong bukas na makilala siya at sundin. At ngayong marami ng tao ang kanyang binigyan ng pagkakataon na maging mga taong pinili niya, hindi niya tayo iiwan hanggang sa huli. Trust and you shall receive. God bless you. Good night.